magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo, mga daddy ko, mami ko, papa ko, and welcome sa aming channel, ang Daddy Ko Girl Channel na bumili pa. So, yun, panibagong araw na naman ng pagkikwentuhan, and ayun nga, ito na nga yung part 2, na mga uri ng kapatid. Na siguradong marami na yun sa atin na makakarali, lalo na yung may mga kapatid. At maswerte, hindi naman maswerte. Siguro medyo hindi kayo makakarelate sa mga walang kapatid na nagsasolo lang, but yung lahat ng attention is nasa inyo. No? Lahat ng luho nyo ay binibigay sa inyo ng magulang nyo, lalo na kapag meron kayong pera. Nakakaangat-angat sa mukha, pero kung mahirap kayo at mag-isa lang kayo, parang hindi ako naniniwala. Dahil kapag mahirap ang buhay, kailangan ng recreation. Anong recreation? Recreate. Nagre-recreate ang mga magulang nyo kapag mahirap ang buhay. No? So, yun. Mga uri ng kapatid, part 2. Pinsolo na naman ako ngayon. So, pagtagaan nyo na ang aking pet lap na pet ba ako? Comment nyo nga down below kung meron na nangyayari sa ano ko. Meron na nangyayari sa aking Kundabigo challenge. Parang wala nang yun. Pero mukhang mahaba din. So, yun. Without wala na tayo paligoy-ligoy pa. And let's begin with the ating kwento. And John, yung una natin sa mga uri ng kapatid is yung tinatawag kong student canteen. Student canteen yan. Ito yung mga uri ng kapatid na na ang hilig magpalibre. Diba? Lalo na kapag magkasama kayo sa isang school, yung kapalang tipo mo hindi binibigyan ng baon ng mga magulang nyo. No? So, syempre, ito yung mga halimbawa nito, yung mga yung mga sumunod sa'yo. Diba? Panganay ka, sumunod sa'yo. No? Syempre, sasabihin sa'yo ng kapatid mo, ate, kuya, ayan, diba? Ate, kuya, libre mo naman ako, ganyan-ganyan, ito naman, ganyan-ganyan. Siyempre, ikaw, bilang ikaw ay isang ulirang nakakatanda, siyempre, ililibre mo yung kapatid mo, na kung minsan, nakakalimutan mo, para sa mga yung binigyan ng baon, no? At ang kapal pa ng mukha nito, mga student canteen na to, nagpalibre na, tapos, kailangan mo pang ilibre yung kaibigan. Yan. No, so, minsan hihingin pa sa inyo yung dalawa eh. Kumbawa, bibili kayo ng hotdog. Diba, uso sa mga school yung hotdog sandwich. Yan. Bibili ka ngayon. Hihingin sa iyo, dalawa. No? Dapat, yung isa para sa iyo, yung isa para sa kanya. Pero ang kukunin niya yung dalawa. Para syempre, bibigyan niya yung kaibigan niya. Tapos ang mga linyahan pa rin. Kawawa naman yung kaibigan ko kasi walang makain, ganyan-ganyan, bla 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 bla. Tapos, meron pa. Okay lang yan kasi lagi ko naman kasama yun. Ito nakakalungkot naman kung mag-isa lang ako. Diba? So, ikaw pa ngayon yung problema sa pagkain ng kaibigan niya. Yung kapal talaga ng mukha nito. Tapos kapag kinumpronta mo ngayon. Sasabihin mo, bakit hindi ka mabinigyan ni mama ng pera? Ganyan-ganyan. Palibre ka ng palibre sa akin. Iiyak ngayon yan. Pero hindi sa school. Sa bahay, iiyak ngayon. Tapos magsusumbong pa yan sa nanay. Tapos sasabihin, ma, si kuya, ganito-ganyan. Ma, si ate, ganito-ganyan. Hinanin ako sa school, hindi ako manilibre. Nawala nga yung pera ko. Magsisinungaling pa, halos araw-araw nagpapalibre sa'yo. Tapos siyempre yung nanay mo paniniwalaan si Bunso. So sasabihin, bakit hindi mo manilibre yung kapatid mo? Alam mo, paano pag nagutom to? Ganyan-ganyan. Paano pag nagkasakit yan? Ikaw, may pampahospital ka? Pa-hospital ka? Bobo nga ang ka ngayon ng ng nanay mo. Tapos yung kapatid mo, ito yung student canteen ng buwakan ng verse na to, nakayakap ngayon sa nanay na ganyan, nakayakap, tapos umiiyak-iyak. Tapos nakaganyan sa'yo. Diba? Yun yung nakakaasar dun eh. Yung protektado ng
ng nanay yung ano, yung bunso. Kadalasan naman ganoon. Kaya yung minsan yung mga bunso ay talagang mga buwisit. Yung talaga siyempre sila yung lagi papaboran eh. Yung tipong kapag ikaw yung panganay o kaya nakakatanda ka, may kailangan ikaw yung mag-adjust na intindihin yung bunso mo kapatid. Kaya lang kung minsan talaga ay nakakabuwisit naman talaga. At talagang nangaasar yung mga kapatid na ganito. Kaya sa mga may student canteen na kapatid, eh kapag magkikita kayo sa eskwela, no? Kaya sa trabaho, yan. Kung minsan may, kahit mga matatanda na, mga buwangan ng birth talaga itong mga ito eh, huwag kayong magpapakita. Na? O kaya kapag nagkita kayo, sabi mo wala kang pera at silabas mo yung anong susa. Yan. Itago mo sa birth mo yung, o sa panty mo yung pera mo. Para kapag nagkita kayo, eh, pag ano, labas mo yung bulsa mo, labas mo yung wallet mo, labas mo lahat na nalagay ng pera mo, tapos walang laman. So, yan, mananahimik din yan. So, yun, kung meron kayong mga kapatid na ganito, ay talagang patience sa virtue dahil hindi nyo na talaga matatanggal sa buhay nyo yan, for life na yan. No? So, iwasan nyo na lang, lalo na pag nag-aaral pa kayo, matagal-tagal pa kayong magkasama sa school. And yun, yung next natin sa mga uri ng kapatid is yung tinatawag kong lunch date. Lunch date. Ito naman yung mga uri ng kapatid na mga galante naman to. No? Ito naman, sila naman yung pala na nagyayaya sa'yo para i-libre. Ito kung minsan, ito yung mga kapatid na medyo malayo pa na yung malayo na yung edad nyo. Bawa, 10 years, 15 years yung agwat nyo. Kumbaga, ikaw yung baby. Yan. So, syempre, halimbawa, ikaw nag-aaral ka pala, tapos yung kapatid mo, nagtatrabaho na. No, yan, palagi kang nahihiyain. Oh, tara, labas tayo, nilibre kita. Yung tipong, wala ka nang ginastos sa buhay. Yan, yung talaga, ito yung mga masasarap maging kaibigan eh. Kasi palagi kayong magla-lunch sa labas. No? Yung ayaw magluto tapos magla-lunch kayo sa labas kasi marami siyang pera. O kaya, ito yung mga kapatid na tingin sa'yo, baby. Yan. Kahit mga 5 years lang yung agot nyo, ganyan. So, binibaby ka, yung palagi kang libre, palagi kang pinapaboran. Yan. Kung ganito kapatid nyo, ay talaga naman, napakaswerte nyo. Kaya lang, mihira lang yung mga ganitong sweet na kapatid. Diba? Walang ganitong kapatid. Kung minsan, kapag lalabas kayo, ililibre ka niya, pero ipapamukha niya sa iyo yung libre niya. No? Aminin niyo. May mga ganyan kapatid. Yung nakakapag-visit. Yung tipong, oh, ililibre kita, pero dapat, sa susunod, ikaw naman libre. Kung baga hindi pa kayo nakakakain or hindi pa kayo nakakabili ng kung ano man, parang sinisingil ka na. Tapos, habang tumatagal yung parang tipong buwan-buwan, sinisingil ka. Kala mo may trabaho kayo. Kala mo nagpapa-5-6 siya na sinisingil ka lagi. Yan. Tapos, itong mga uri ng mga kapatid na to na lunch date, ito yung mas malaking binibigay ng mga magulang sa kanila, no? Siyempre, sila yung nauna eh. Kumbaga, maswerte ka kung yung kapatid mo palaipon, no? And then kapag nung lumaki na kayo, palagi ka nililibre. So, palagi kayong lunch date, lalo na kapag, ito kasi yung parang malungkot yung kapatid nyo, na palaging wala yung magulang nyo, di ba? Nasa trabaho, kayong dalawa lang. So, walang ginawa tong kapatid na to, kundi ilibre kayo at lumabas kayo. Kumbaga, parang siya na yung naging ano niya eh, naging nanay at tatay niya. Bihirang-bihira lang to, pero talagang kung ganito yung kapatid niya, talagang ipagpasalamat niyo at wag niyo bibusitin. Kasi pag nabusit na sa inyo, baka maghanap na lang yan ng mga kaibigan niya na ililibre. Kaya kung kayo, mga tropa cool, ganito ang ano niyo, ang kapatid niyo, talagang alagaan niyo, masahihin niyo, pagsilbihan nyo na mabuti para palaging busogan dyan nyo. At meron kayong kaching-kaching. Yan. And yun. And yun. And yun.
Yung next natin sa mga uri ng kapatid is yung ano, yung tinatawag kong ano, sa linggo na po sila. Sa linggo na po sila. Yan. Ito yung mga uri ng kapatid na ano, di ba? Siyempre, mga kayo, mga anak, talaga maglilinis kayo ng bahay, di ba? So, ito yung mga uri ng kapatid na ang hilig-hilig-hilig magpaano, magpamamayana, teka lang. Yan, sa susunod na ako. Yan. Ito yung mga uri ng kapatid na hindi, ikaw na lang muna, ako na lang sa linggo ko na lang gagawin yan. Ano mga ganun? Yung mga kapatid na ano, ang hilig umiwas sa trabaho, no? Tapos, syempre, lalo kapag ano, kapag bunso, no? Syempre, parang ano yan eh, parang mga prinsip at prinsesa yan eh. Yung tipong ayaw kumilos sa bahay, tapos uutusan mo, mamaya na, tatapusin ko lang to. Mamaya na, ano lang to, baka madense ako. Tapos syempre, ikaw, magsusumbong ka sa nanay mo. No, kasi sa nanay nagsusumbong. Sumbong ka ngayon, ma, ayaw pang gawin ko ni ano, ganito ganyan, kasi yung magaganto ganyan. Eh, ikaw na lang muna gumawa kung hindi niya magawa, ganyan. Syempre, ikaw, mag-visit ka ngayon. Mag-visit ka. Tapos lalapitan mo ngayon yung kapatid mo. No, bigla mong tutok-tokan, o kaya kung anong gagawin mo. Iiyak ngayon yung kapatid mo na yun. Mama, susumbong. Mama, si kuya, ganito. Sinaktan ako, sakit-sakit. Tapos yung nanay mo, syempre, bilang sinaktan mo yung baby niya, eh papagalitan ka ngayon. Ba't pa naman sinaktan yung kapatid mo? Sabi ko, ikaw na lang muna gumawa ah. Di ba, ano pa siya, ganyan. Ngayon, ang ending, yung dapat na trabaho niya, ikaw na ngayon ang gagawa, tapagalitan ka. Yan. Ito mga sa linggo na po sila na ano na kapatid, eh talagang napakagagaling dumiskarte ng mga hayop na ito eh. No? So, talagang magkakagawa sila ng paraan para ikaw na lang gumawa ng trabaho nila. Diba? So, nakakainis talaga. So, sa mga kapatid na ganito, ano lang, diskartehan nyo lang. Huwag yung paiiyakin, lalo na kapag bunso. Kapag ano naman kasi, kapag panganay naman kasi yung ganito, eh medyo yari ka rin. Lalo kapag mataray o kaya mas brusko yung ano, yung panganay niyong kapatid. Ah, talagang kailangan mong sumunod. Kaya mahirap din kapag nasa gitna ka eh. Kapag nasa gitna ka, kailangan mong sumunod sa panganay. Kapag nasa gitna ka, kailangan mong intindihin yung sumunod sa'yo. So, sa mga nasa middle dyan, like me, no, comment ko lang down below kung anong pakiramdam ng pagiging nasa middle. Oh, middle talaga. So, your patience lang talaga. And yun. And yun. Yung next natin sa mga uri ng kapatid is yung ito, tinatawag yung ano, SOP. SOP. Sobrang okay. Ay, sorry. Sobrang okray peste. Yan. Sobrang okray peste. Ito yung mga uri ng kapatid na talagang kahit nung sabihin mo, eh, okay na, okay na, kahit nung gawin mo sa buhay mo, no, maganda o pangit, eh, okray nga, nakakapeste na. Diba? Yung tipong, ano, yung tipong may ginawa kang maganda, sasabihin mo, so, ba, nakakuha ka ng mataas na grade. Yan. Sabihin sa'yo na kapatid mo, weh, ikaw ba talaga yan? Eh baka naman nangopya ka lang. Siguro matalino yung katabi mo, no? Kaya ganyan. O kaya, may ginawa kang project, no? Hindi mo sa bahay. Sabihin sa'yo, weh, ikaw ba talaga gumawa niyan? Baka naman pinagawa mo lang yan, tapos nagbayad ka pa, gagamitin mo pa yung pera ni mama para lang gumawa ka ng project. Ito yung mga uri na kapatid na ano na yung tipong, yung akala nila sila lang yung marunong gumawa sa buhay. No? Yung tipong lahat ng gawin mo sa buhay, eh, o-okray na to, o-okray niya. No? Sobrang, yung talagang tipong pag-okray, okay lang, o-okray ka niya eh. Kasi diba, pwede mo namang i-ano eh. Pwede mo namang parang baliwalain eh. Pero yung parang medyo below the belt na pang-okray, para lang ma-okray ka niya. Diba? So, parang nakaka-pesa yun, ang sarap ng sapakon sa mukha eh. No? Tapos, meron pa yun yung talagang mag-iisip yun.
mag-iisip yan ng ano, bawa meron kang pinakita o kaya pinagmalaki sa magulang mo, talagang titingnan ka niya mula ulong kang paa. Tapos mag-iisip yan. Isip yan ang isip kung paano o-okrain yung gawa mo. Di ba? So, tingin ko sa mga ganitong ano, sa mga ganitong mga kapatid, dapat huwag nyo lang ipakita yung gawa nyo. O kaya huwag nyo lang masyadong pansinin kasi nangangailangan ng atensyon. O kaya ang pinakamalupit dyan, no? Kapag may ginawa rin siya, okrain nyo. Kaya lang ito, kapag sila naman ang in-okrain nyo, talagang sigurado ako sa inyo, sasama loob yun sa inyo. At hindi kayo pagpapapansin at magagalit pa sa inyo. No? Yun yung mga ano eh, mga uri ng, yung mga tao na ano eh, na sila yung malakas mong offering. No? Sila yung malakas mong asar. Pero kapag binalik mo sa kanila yun, yung ginagawa nila sa iyo, eh ano yan, pikon. Yung madaling magagalit pa. Yan, hindi ka papansin. Yung parang tipong alam mo eh, napakalaki ng kasalanan ginawa mo. Yan, yun yung mga nakakaasar talaga. Eh, diba? So, yun. Tingin ko sa mga tropa ko na may ganitong kapatid, eh talagang wala tayong magagawa kung ganyan talaga ang buhay. Kaya lang, everyday life nyo, eh mag-aaway kayo. Kaya every achievement na may makukuha kayo, eh talagang mag-aaway kayo. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo na lang pansinin. No? At ituloy-tuloy nyo lang kung ano man yung mga na-achieve nyo sa buhay. Kasi para sa inyo naman yan, hindi naman para sa kanyo. So kung kayo ino-okray kayo ng kapatid nyo, eh talagang pabayaan nyo siya. Naiingit lang yan, yun ang isipin nyo. Naiingit lang yung mga ganyan, mga taong ganyan. At kahit mga kapatid nyo, siyempre naiingit talaga sa inyo. Diba? Kasi meron kayo na-achieve, meron kayo na ipapakita. Diba? So yun, tuloy-tuloy lang. Puso lang. And yun. And yun, yung next natin sa mga uri ng kapatid, ito tingin ko marami talagang makaka-relate dito. Ito yung mga uri ng kapatid na, ano, na Sunday pinasaya. Yan, Sunday pinasaya. Ito yung mga uri ng kapatid na ano, na masaya ka kapag wala sila. Diba? Hindi naman yung sa masayang masaya na dahil umalis sila, no? Pero kapag ano, kapag wala sila, eh napakatahimik ng buhay mo. Diba? Yung walang nagugulo sa'yo, walang nagbubuisit sa'yo, walang nangaasar sa'yo, diba? So parang feeling mo yung pakiramdam mo na ano, na talagang relief na relief ka. Yung tipong kaya mong gawin ng lahat, diba? Kaya mong magtrabaho ng matiwasay, kaya mong maglaro ng ayos, kaya mong mag-aral ng walang gulo. Kumbaga napaksaya ng buhay mo. 'Di ba? Ito kung minsan Sunday talaga 'to. 'Di ba? Sunday kapag aalis kayo, ganyan, aalis yung ano mo, yung kapatid mo na 'yon na pinakabisitan mo sa lahat. Kasi pag Sunday, 'yan, isimba, kagala, 'di ba? Kung minsan, pag ano kasi pag Sunday, siyempre wala namang pasok. Pinapayagan ng mga magulang na gumala, kasama ng kaibigan. Pero siyempre, huwag nyo pa rin kakalimutan, mga tropa ko, na magsimba, na sama-sama kayo. Diba? Maganda rin kung gagala kayo na sama-sama rin kayo. Diba? Kaya lang sa panahon ngayon, mas pinipili mo talaga ng mga millennials na maggala eh, kasama ng mga tropa. Misa magsimba kasama ng girlfriend, boyfriend, yan. So ito ngayon yung mga pinakahihintay ng mga kapatid. Yung kapag wala yung kapatid nilang visit sa buhay. Tapos syempre ang balik niyang gabi na eh. Diba? Gabi na babalik yan. So yung buhay mo ay matiwasay. Yan. Syempre ikaw gagala ka. Walang magpapalibre sa'yo. Walang kukulit sa'yo. Kaya pag-aaral ka sa mga nerds dyan, eh talagang mag-aaral ng todo. Yan. Kumbaga ano, parang nakawala ka sa kural o kaya nabunutan ka ng tinik sa dibdib na parang kung minsan wini-wish mo na lagi na lang Sunday o kaya lagi na lang wala yung kapatid mo, di ba? So yun, but syempre darating yung panahon na mamimiss mo yung kapatid mo na yun eh. Kasi yun eh, di ba? Yung kapag nandyan busit ka, pero kapag nawala o kaya yung ano na
yung wala na yung pangungulit na yun, yung parang hinahanap-hanap mo na. Diba? Yung tipong kapag nandiyan pa, active pa, eh, wini-wish mo na sana mawala. Yan. Pero kapag ano na, kapag hindi niya na ginagawa, syempre nagmamature na eh. Diba? Pag nagmamature na, parang maaalala mo na pinukulit ka, ganyan. Kung wini-wish mo na ngayon na sana, eh, medyo bumalik-balik na yung ugali niya, di ba? Ganun. Pero sa mga ano, sa tip ko na sa mga kapatid na, na may ganito, i-cherish niyo pa rin. Kasi kapag tumanda na kayo, nandiyan na yung point na may sarili-sarili na kayong buhay. Di ba? Kumbaga yung mga ganun na parang bonding na rin yan. Kahit nakakabwisit, bonding moments niyo pa rin yan. So, kung ako sa inyo, i-cherish niyo pa rin. And then, napakasayang balikan. No? Napakasayang balikan talaga yung mga kulita na ganun. Kahit na nagkakasakitan kayo, eh, talagang babalikan at babalikan nyo pa rin yung mga ganung, ano, mga ganung moments. Diba? So, masarap talagang magkaroon ng kapatid. So, yun, kahit na nakakabwisit yung kapatid nyo, eh, mahalin nyo. Dahil, siblings kayo forever in life. Diba? And yun. And yun, thanks for watching for today's video. Tingin ko maraming nakarelate sa inyo talaga naman. Yun, sa akin, ito talagang masarap talaga magkaroon ng kapatid. Kahit na makulit yan, kahit na visit ka, yan. Birang-bira lang naman kasi talaga yung, ano eh, yung mga kapatid na makakasundo mo eh. Diba kung minsan talaga makakaaway mo. Yan yung karibal mo eh, diba? Pero yan yung kapag lumaki na kayo eh yung kakampi mo sa lahat ng bagay, di ba? So yun, sa mga mayroong kapatid dyan, i-comment nyo lang down below yung mga experience nyo or yung mga thoughts nyo about dun sa mga kapatid nyo, kung nakakabwisit ba o sweet po yung kapatid nyo. Comment nyo lang down below and tingnan natin kung magkakaroon pa to ng part 3. Yan. Siyempre, i-ano nyo lang, kung gusto nyo lang naman din i-share and then i-discuss natin kasi ito, based on my ano din to, yung ibang personal experience tapos yung mga na-observe ko ng mga uri ng kapatid, no? So kung meron kayong gustong i-share, yan, comment nyo down below and then tingnan natin kung magagawa natin yun ng vlogs, no? So sana sa susunod ay kasama ko lang si Baby Mortmort at namimiss ko yung aking baby. Han? At medyo yun, matatagal lang ba bago siya makabalik, but for now syempre tuloy-tuloy pa rin tayo sa kwentuhan, nakikita nyo naman yung dulo and huwag nyo lang kalimutan mag-like and i-share tong video na to kung nagustuhan nyo at kung nakarelate kayo and i-share nyo rin sa ibang mga kakilala nyo para malay nyo meron silang mga comments sa mga pinagsasabi ko for today. And mag-subscribe na rin kayo sa channel ko para kung gusto nyo makuha ang 3D origami vase. So, ongoing na yung second design and ongoing na rin yung ano, yung lalagyan ko kasi ng flower nyo. So, papakita ko na lang sa inyo kapag gusto na. And then, kapag na-reach na natin yung 500 subscribers, ayan. So, sabihin ko sa inyo kung paano yung makukuha yung 3D origami vase. So, syempre, may ano naman yan eh. Pwedeng meet up or papadeliver ko sa inyo. Pero kung sobrang layo nyo naman, mukhang mamumulubi ako. Kung nasa dulo kayo ng earth, eh mukhang mahirapan ako. But syempre, for the viewers, subscribers na nagtsaka sa aking vlog, na daily vlogs na, eh syempre gagawin kayo para sa inyo. So, yun. Medyo malungkot ngayon dahil wala si Baby Mortmort. No, but tuloy-tuloy lang ang kwentuhan natin at ipalaganap natin ang Daddy Cool Fever. Yan. So, i-share niyo lang itong video na to. So, see you. See you when I see you. No? So, yun. Bye-bye!